handa darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay, kaligtasan tulad sa sanlibutan, ang Diyos salitang naging tao sa lubungin ng buong pagmamahal. Panginoon, may likha sa ating buhay, sa ating puso tanggapin malulubos ang Diyos salitang naging tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloosan lupa ay kapayapaan. Inuwi ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Kami noon namin Diyos kailang kami. Kasama ng Espiritu sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mupo po tayong lahat. Ang pagpapahayag na salita ng Diyos. Minumungkahi ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David. At sa kanyang angkan magmumula ang Mesiyas, ang tutubos ng naghahari sa Israel. Ang unang pagbasa ay pamumunuan ni Honorable Peter M. Ong, Councilor District 1. Unang pagbasa,
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanan ng Cedro. Ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sinagot ni Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip pagkat ang Panginoon ay sumaiyo. Ngunit sa gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang gawing pinuno ang kanyang bayang Israel. Kasama mo ako saan man dako at sa lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin ng walang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo." Bukod dito, ako ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako'y namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikalawang pagbasa ay ang Salmong Tugunan ay pamumunuan ni Honorable Maria Teresa Benaventura Quimpo ng District 2. Ang Salmong Tugunan po ay, "Ang pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin." Ang pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Tugon? Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mong laging nagahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Tugon? Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama, inyong Diyos, takapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanyang tipan. Tugon? Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang ikalawang pagbasa, ang planong pagliligtas ng Panginoon na inilihim sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Hesukristo. Ito ay ibinyag hindi lamang sa bayang hinirang, kundi pati na rin sa mga pagano. Ang ikalawang pagbasa ay pamumunuan ni Miss Nena Halbuena ng Bureau of Permits. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo.
Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walanghanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat sa Kanya ay ukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Kamusta po ang inyong araw? Handa na ba? Sa mga city councilors at sa mga staff, handa na ba? Handa na. Handa na sa COVID? Sige. Pero isang matinding hamon ito sa inyo, no? Sa inyong termino o sa inyong panunungkulan, sa panahon ninyo, nagkaroon ng COVID,
So, sino ang may balat sa inyo? Okay. So, tingnan po natin, no? At muli, gaya ng mga teleseryeng napapanood natin, lagi itong mayroong ang nakaraan. So, babalikan natin ulit ng mabilis ang kwento ng atin pong paglalakbay, ang kwento ng panunuluyan, ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Just in case lang po na first time nyong makapagsimbang gabi, nakakalimang gabi na po tayo, panglima na ha. Babalikan ko lang ulit para ma-refresh. Siguro naman yung mga kolektora sa ulo nyo na ha. Gabi-gabi. Huwag naman puro kolekta-kolekta lang ha. Dapat nakikinig din. Okay. Unang gabi, doon po ay pinakilala ni Jesus si Juan Bautista na siyang nagpakilala naman at naghanda para sa pagdating ni Jesus. Sabi ni Jesus, itong si San Juan Bautista, nagsilbing liwanag sa atin. Nagsilbing liwanag at inihanda ang bayan sa pagdating ng Mesiyas. First night. Second night, dinala tayo ng kwento, no, ng pagbabalik o paggunita sa lahat ng mga lahing pinagmulan ni Jesus. Walang itinapon, walang idinagdag. Kahit may nakakahiyang kwento, kasali sa listahan ng mga lahing pinagmulan ni Jesus. Malinaw po. Hanggang sa yung kahuli-hulihang pangalan, si Jose, na asawa ni Maria, na magiging ina ni Jesus. So, si Jose. Kaya nung pangatlong gabi, ikinuwento naman sa atin kung paanong kinausap na ng Diyos si Jose, no, para maging ama ni Jesus. Ang sabi nga, diba, sabi po doon, Jose, huwag kang matakot pakasalan si Maria. Kasi yung kanyang ipinaglilihi, yung kanyang ipanganganak ay anak ng Diyos. Matapos yon, sinunod ni Jose ang bilin ng anghel, pinakasalan niya si Maria. Ulitin ko po ulit, mga lalaking naririto, ha? Pakasalan niyo na yung mga babae sa buhay mo. Dapat isa lang. Isa lang ang asawa dapat. Yan ang plano ng Diyos. Mga counselor, isa lang. Marami pa. Hindi ko kasi kilala yung... Taga Manila din po ako, District 5. No, District 5 ako. So, hindi ko kilala yung iba. Hindi ko nga kilala yung mga binoto ko last time. No? Sino ba binoto ko last time? Okay. Malinaw po yun, no? Malinaw. Okay. Kagabi, ika-apat, narinig naman natin ang kwento ng magulang ni San Juan Bautista. Nagpakita rin ang anghel kay Zacarias at sinabi na dininig na ng Diyos ang iyong panalangin. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak na. Yan. Sino dito yung wala pang anak at naghahangad talaga na magkaanak na? Yan. Yan. Gusto mo mabuntis? Lakad ka dito mamaya. Malay mo, di ba? No? Ditinggin ng Diyos yan. Ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero hanggat wala pa, hintay-hintay lang, hanggat wala pa, maging mabuting tao pa rin. No? Katulad ni Zacarias at ni Elizabeth na naglilingkod sa Diyos. Yan. Okay? Ngayon, panglima. Kanino nagpakita ang anghel? Kanino? Kay Maria. Naalala niyo po ba? Nagpakita ang anghel kay Jose. May nabuntis. Nagpakita ang anghel kay Zacarias. May nabuntis. Nagpakita ang anghel kay Maria. Mabuntis. Gusto niyo bang magpakita ang anghel sa inyo? Ayaw? Bakit ba talagang ayaw niyo? Ayaw niyo talagang magbuntis. Bakit ayaw niyong magbuntis?
pag hindi nagbuntis si Maria, hindi tayo maliligtas. Pero ang maganda mapagnilayan natin ngayon, ang sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo, nagpakita ang anghel kay Maria na nakatakda ng ikasal kay Jose. Nakatakda na. Actually, engaged na sila. Engaged, ha? O, linawin ko lang yung kung ano ang dapat na pag-engage, no? Pag-engage, hindi ibig sabihin pwede na kayong mag-sex. Pag-engage, hindi ibig sabihin pwede na kayong mag-live-in. Malinaw ba? Kasi ngayon para bang pag-live-in, eh hala, pwede mo nang gawin kung ano ang gusto mong gawin sa isa't isa. Hindi yan ang plano ng Diyos. Kanina nire-review ko po yung nando doon, yung kartilya ulit. May nabasa ko ulit eh. Sabi po sa kartilya, ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak, kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak, at kapatid ng iba. Ito yung maganda. Ang babae ay huwag mong paglalaruan at pagsasamantalahan. Ang mga city councilors ba, nabasa na yan? Pinaganda pang anime yun. Di nyo malang binasa. Mayroon palang guidelines, no? Mayroon palang nakasulat kung paano dapat ratuhin ng mga lalaki ang babae. Kung paano dapat ratuhin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak. Buti pa si Gat Andres Bonifacio, alam niya ang kung ano ang utos ng Diyos. Alam niya kung ano ang plano ng Diyos sa pamilya na dapat alam ng bawat isa. Uy, okay ba kayo? Baka tulala na kayo. Baka masyado na mabinis. Basahin niyo ulit ha, dapat bago kayo nanunumpa. Oh. Dito kayo manumpa, oh. Kartilya. Ito yung pinaglalaban. Dapat ipaglaban. Ipinaglalaban ito, lalo na kayo, mga city councilors, inaasahan ng bayan, katuwang ng mayor. Inasan ba yung mga... Okay, ibalik ko po ulit. Nakatakda ng ikasal. Ibig sabihin, may plano na. Okay? Kaya pinaplano, pinaghahandaan, ha? Pag sinabing engage, 1 year paghahandaan ng lalaki, dapat may bahay, dapat may trabaho, dapat may papakain na. Bago kukunin yung babae sa bahay ng pamilya niya, saka ililipat at doon na sila maninirahan, ganun. No? Ganun ang plano ng Diyos. Ngayon, baliktad eh. Bahay-bahayan muna, live-in muna, chup-chup muna, no? Tapos yan, pag hindi na, hiwalay na. O, sinong kawawa? Babae. Babae naman talaga ang lugi. Babae talaga agrabyado. Kaya mga babae, ha? Huwag din kayong masyado kasing believe. Huwag naman kasi kayong masyado nagpapaniwala. Agad, agad! Sinabihan lang na maganda, bumigay agad! May plano ang Diyos. May plano ka, may plano ang Diyos. Dapat yun, nagtutugma. Yun lang eh. Actually, walang plano. Wala talagang plano. Nabigla lang. No? Nadapaan lang. Wala na. Magsama na. Pakasalan mo ko. Magsama na tayo. Hindi yan ang plano ng Diyos. Pero maganda din po ulit, no? Pag nilayan natin, may plano si Maria at si Jose, pero ito, dumating ang anghel at sinabing, ito ang plano naman ng Diyos. Hindi naman sila pinaghiwalay, di ba? Hindi naman. Mas pinagtibay yung kanilang plano. Mas pinagtibay yung kanilang samahan.
Kasi papasok ang Diyos sa buhay nilang mag-asawa. Nasa kartilya din yan eh. Sabi ni Andres Bonifacio, ang buhay na walang banal at marangal na layunin ay halos walang pakinabang. So ang relasyon pala na walang halong kabanalan, walang kahihinatnan. Kaya nga sa mga relasyon, sa bawat relasyon, dapat nandyan ang Diyos. O, inimbento ko ba to? O, ditanong nyo kay Andres Bonifacio. Siguro religious si Andres Bonifacio. No? Tayo, no? Nakalaro nyo ba siya? siguro religious yun, no? Hindi ko siya. Pero kasi sa pagsusulat niya eh, di ba? Nandyan yung Diyos sa kanyang pakikipaglaban. Nandyan ang Diyos sa kanyang plano. So mahalaga talaga sa mga counselors, kung meron kayong mga gagawin para sa Maynila, lagyan nyo ng Diyos. Hindi pwedeng ihiwalay ang Diyos. Ano mang plano, pag wala ang Diyos, walang patutunguhan yan. Yung sabi ni Yorme, di ba? No? God first. O tinan mo, gumaganda tayo. Umaayos tayo. May nakikita tayong maganda. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Pero alam ko po, marami tayong plano ngayon. No? Kayo din po sa mga lahat dito. May plano na kayo eh. Kaya lang, na iba. Di ba no? Na iba. Na iba yung plano ni Maria at ni Jose. Pero ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Bagkos, matuwa kayo. Sa nakalipas na 9 na buwan, namayani sa atin yung takot, namayani sa atin yung lungkot. Dahil marami tayong plano, lahat yan nawala. Dahil nag-lockdown, nag-quarantine, na-COVID, na-ospital, lahat yan. Mga nasa abroad, yung mga nanonood sa atin, plano nila umuwi kasi mas masaya ang Pasko dito, pero hindi makauwi. Nawala lahat ng pinaplano natin. Pero dapat mas makita natin yung dahilan para maging masaya. Mas makita natin may magandang pinaplano, may magandang plano, may magandang mangyayari sa kabila ng pandemyang ating nararanasan. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, matuwa ka na ha. Okay lang yan, kahit walang bonus, okay lang yan ha. Okay lang yan. May iba nga na wala ng trabaho eh. Wala ng trabaho, walang 13 month, walang bonus. Ikaw, bonus lang eh. Lungkot ka na, hiyang-hiya naman kami sa iyo eh. Di ba? Yung mga nagtitinda nga dyan, walang bonus eh. Pero tuloy ang buhay. Tuloy lang tayo. Di ba? Ganun naman eh. Kaya nga, no, pag makita natin nawa ang sarili natin, na tulad ni Maria, alipin lang tayo ng Diyos na dapat sumunod sa kanyang plano. Hindi ang Diyos ang susunod sa plano natin, kundi tayo ang susunod sa plano niya. At kapag sinunod natin yan, kapag sinama natin ng Diyos sa plano natin, siguradong maligaya, masaya, at ligtas ang Kapaskuhan. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa mga nais at kalooban niya sa ating pamumuhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang panalangin ng bayan ay magmumula kay Honorable Pamela Pugoso Pascual ng District 3. Katulad ng Birhen Maria, maging bukas nawa sa pagdaloy ng banal na espiritu ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diyakono upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon
sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, maging sensitibo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa paggalaw ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang mga hangad at pagkilos. Manalangin po tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Katulad ni Maria, matuto nawa tayong kumalinga, tumulong at magmalasakit sa mga dukha, mga nag-iisa at napababayaan ng ating pamayanan. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, maging matatag nawa ang loob ng mga kapatid nating frontliner at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman. Gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa mga pagsubok ng kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, patuloyin nawa ng Panginoon ang mga kapatid nating yumao sa kanyang tahanan sa langit. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama, tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng ganap ang iyong dakilang anak na siyang nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang mag-aalay ng kandila ay sina Dr. J. Buenaventura at Mr. Paulo Mateo, Staff and Counselor of Maria Teresa Buenaventura Quimpo. Ang mag-aalay ng bulaklak ay sina Jennifer Dison, Staff of Irma Alfonso Yuson, Staff of Counselor Peter Ong, Mr. Carmen Rodriguez, and Ms. Asmina Cinto, Staff of Counselor Jonix Dionisio, Ms. Marlene Santa Cruz, Chief of Staff of Counselor Eric Ian Nieva, Ms. Mina Bansay Nieva, Staff of Counselor Bobby Lim, Mr. Romano Sacramento. Ang mag-aalay ng prutas ay sina Mr. Jerome Bajola at Milani Cuevo, Staff and Counselor of Roma Robles Dalos. Ang prutas ulit ay galing kay Counselor Macario Lacson. Ang goods ay manggagaling kay Miss Princess Elaine Tan, Chief of Staff of Counselor Edward Tan, Miss Olive Resero, Miss Elona Babilonio, Staff of Counselor Pamela Pugoso Pascual, Mr. Berhel Santo Domingo, Staff of Counselor Jong Isi, Mr. Junior Ayong-Ayong, Staff of Counselor Terence Alibabar, Miss Dang Vesperos, Staff of Counselor Apple Nieto, Chairman Eddie Hasmin, Staff of Counselor Joel Chua, Ms. Kay Broncano, Staff of Counselor Tol Sarcal, Mr. Dencio Ancadio, SK Federation Manila, at si Mr. Ray Vidal ng Bureau of Permits. Alak ay magmumula kay Councilor Joel Chua ng District 3. At ang ciborium ay magmumula kay Mr. Richard Zacarias ng Bureau of Permits. Oh, yeah.
Tumayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na nakapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, sana, sana Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang napalimito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Aming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapisahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa mga konsehal at mga congressman Yul Serbo na nag-alay sa misa ngayon. Ang mga sumusunod po ay sa District 1, Honorable Irma Alfonso Uson, Councilor, Honorable Ernesto M. Junicio, Honorable Jesus Far, Honorable Eric Nieva Limnie, Eric Ian Limnieva, Honorable Peter M. Ong, from District 2, Honorable Maria Teresa Buenaventura Quimpo, Honorable Roma Robles Dalus, Honorable Darwin Sia, Honorable Edward Tan. From District 3, Honorable Terence Alibabar, Honorable Joel Chua, Honorable Pamela Pugoso Pascual, Chief of Staff Mr. Elmer Nacion, Honorable Joanna Maurin Nieto Rodriguez, Honorable Sarkal, at si Congressman Yul Serbo ng District 3. Maraming salamat po. At saka yung pusang dadaan. Acknowledge natin yung pusa. Ayun pa isa. Dito, ang hayop ang tao magkasama. Masayang namumuhay. Pero gusto ko lang po din sanang kunin yung pagkakataon, no, na manawagan sa lahat po ng mga city councilors, sa congressman po. Hindi ko alam kung bakit kayo ang congressman at city councilors dito. Pero plano ng Diyos na kayo yung manungkulan at maabutan ng COVID. Sinusubok marahil kayo, no, sa sinasabi ninyong nais yung maglingkod. At gusto naman talaga ng Diyos, pinili kayo para maglingkod sa kanyang bayan. Hindi niya ikinakatuwa na mapabayaan ang bayan, particularly ang Manila. No, kaya siyempre kami rin ay nagpapasalamat sa Diyos at kayo yung nandiyan, kayo yung itinalaga. Pero nawa po, huwag magsisi ang Diyos. No, although alam niyo hindi naman talaga nagsisisi ang Diyos eh. Kahit na magkamali tayo, kahit na medyo pumalpak tayo, kahit hindi tayo naging tapat, hindi pinagsisisihan ng Diyos na pinili kayong maging councilors, maging congressman. Hindi siya nagsisisi, pero umaasa siya
sa atin, sa inyo lalo na, na sa mga natitirang mga panahon, taon ng paglilingkod ay talagang kasama ang Diyos sa paglilingkod, kasama ang Diyos sa bawat plano ninyo. Pagpalain nawa kayo ng poong Jesus Nazareno, na kami po sa Quiapo ay naghahanda para tuloy pa rin na maiparating ang mensahe ng poong Jesus Nazareno, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Sabi po, ang tema namin, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nawa, mas tulungan nyo kami, no? Humingi kami ng tulong na wala mang prosesyon, no? Wala tayong prosesyon, ha? Wala mang prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. Hindi pwedeng hindi tayo magdiwang kasi maraming dahilan, maraming pagpapala, maraming biyaya na ipinagkaloob sa atin kahit may pandemya. Amen? Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Sambang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos, alay kay Birheng Maria, matalis na ina ng ating Diyos. Kay agang nagpaalay, mananalig sa Diyos, sa kapwa Thank you.